natin sa debate natin. Thank you. Assessment po. Dito ba doon? Secretary, assessment po natin. Sana basahin niyo po yung letter ko po. Basahin niyo po yung letter ko. Ah, okay. Thank you. Thank you. Assessment natin sa debate, Secretary. Masaya, di ba? Natutuwa naman ako na nabigyan ng pagkakataon na mapag-usapan itong mga issue na ito. Medyo kulang ang oras, no? Masalimuot, maselan, at mga malalaking problema ito, at hindi naman pwede na sa isang minuto ay masasagot lahat ito. At ang pagkapangulo naman ay hindi ito karera, no? Pagkapangulo ay ang pagsusuri sa problema at pagdidetermina kung anong pinakamabuting paraan na malutas ito. Hindi lang yung pakitang tao, hindi lang yung photo op, pero yung talagang totoong paglutas. Tulad ng ginawa natin, ibang kandidato, hindi ba nila alam na nalutas na ang problema ng kuryente sa Mindanao? Itong nakaraang 300 megawatts inugurahan sa Davao, no? 2,600 megawatts ang kuryente na itatayo dito sa Mindanao sa loob ng susunod na mga buwan. Ang importante dito ay naandyan na yan. Yan ang solusyon. Hanggang ngayon, sinasabi pa nila, lutasin ang problema ng kuryente sa Mindanao. Nandyan na yung solusyon. Nandyan na. So, ang importante dito ay alam ng mga leader kung ano talagang totoong sitwasyon para nakatutok sila sa kung anong dapat at hindi yung mga slogan na at hindi yung mga dating mga problema na nalutas na. Wala, ang debate ay importante dahil lahat naman ng kandidat, itong kampanya ay isang mahabang job interview, hindi ba? Kaya para sa akin, importante na ang mga pipili ay masuri, maalam kung sino itong mga aplikante nito, anong pagkatao nila, anong posisyon nila, anong magagawa nila, ano nang nagawa nila, ano ba ang kakayahan nila. Madali mangako, ah. Mula lupa hanggat langit, papangakuan yan. Sabi nga ni Senadora Miriam, magkano yan? Saan mo kukunin ang pera? Ang dali mga ako na kung ano-ano. Halimbawa, may isa sa kanila na nagsabi na 30% ng budget. Alam ba nila kung ano sinasabi nila? That's 1 trillion pesos. Saan pupunta yung, saan kukuha ngayon ng pera na ganung kalaking halaga ang dadalhin dito? Nais man natin magdala, 1 trillion, 2 trillion, napakaraming pera dito. Pero may katotohanan tayong tinutungtungan. Hindi naman ito basta-basta mga upa na wala namang kabuluhan. Sir! Ano ba masasabi ninyo na parang sa inyong mga kabulang? Eh natural naman yun, no? Ang aking tinatayuan ay itutuloy ko yung daang matuwid. Hindi ko sinasabi na perfecto. In fact, akong una magsasabi na may kulang pa, pupunuan ko. Kung may mali pa, itatama ko. Pero hindi naman natin ma-deny na malayo na ang narating natin. Ito lang, magmula Lagindingan, papasok dito sa Cagayan de Oro, kayong mga taga Manila, ay nakita ninyo, dati 2 lanes yan, asfalto, lubak-lubak, sira-sira. Ngayon, 4 lanes, sementado, at may bypass road pa. Kaya yan ang mga infrastruktura na ipinagawa na ng daang matuwid at itutuloy ko. Napakahalaga ng infrastruktura dito sa Mindanao. Halimbawa, yung Pangil Bay, yan ay nasisimulan na at na hinahanapan na ng pondo ngayon. Itong mga circumferential road sa may Davao Oriental, paakyat hanggang sa Combal, sa Davao Norte, yan ay nasimulan na. So, importante na alam ng mga kandidato kung anong sinasabi nila. Ako, umikot ako, kausap ko ang mga kababayan natin, sila mismo nagsasabi sa akin kung ano ang pangangailangan nila. Kaya mahalaga itong mga debate ito. Balik ko lang doon, no? Mahalaga itong mga debate na ito para malaman ng mga kababayan natin kung sino ba kaming mga aplikante. Sir, pag nanalo kayo, sir, kukunin nyo ba sa administrasyon nyo yung mga naging kalaban nyo bilang pangulo ngayon? Hindi naman ito parang kindergarten na mag-shake hands tapos okay na, no? Importante na naniniwala kami sa parehas na mga batayan, parehas na diwa, parehas na kung ang aming sinusulong, di ba? At hindi naman ito na dahil lamang sa politika, you scratch my back, I scratch your back, na isasama sa kabinete, no? Seryoso kami sa daang matuwid, seryoso ako na isulong ang ating bansa. Kaya hindi ito basta-basta sa pamumulitika lang o sa photo op o sa mga paraan na parang walang saysay, walang kabuluhan. Hindi natin maisusulong ang bansa natin kung hanggang doon lang tayo. No, I spoke the truth. At saka,
wala naman. I mean, we just said hi. I mean, dahil nag-akyatan na lahat, eh, di ba? So, hindi naman nagkaroon ng pagkakataon na mag-usap. Hmm. Nagpansinan kayo ni Mayor Digong, sir? Oo naman. Bakit hindi? Dito, sa holding room, sa Entablado, nag-usap kami. How about the upcoming debate, sir? So, are you thinking strategy? No, what strategy? My only strategy is to speak the truth, to speak straight. Sabihin sa mga kababayan natin, ano ba ang mga problema, anong pinakamagandang solusyon, paano natin gagawin ito, at gawin. Kung may nagawa na, kung ano nang nagawa, at ano pang kailangan gawin. Wala na ibang strategy, kundi sabihin ang katotohanan. Sir, do you think this debate will help your boost your numbers in the next survey? Who knows? Ang akin is, I showed up, I'm happy that I'm here. Masaya ako na napag-usapan itong mga bagay na ito, makakalaga itong mga bagay na ito. Pero parang medyo kulang eh, medyo bitin, no? Hindi naman ito parang, ang pamumuno is 24/7, 365 days a year. Hindi naman ito kritisismo sa mga organizers, pero ang pamumuno, ang mga problema ng pamahalaan, ang mga diskusyon, ay hindi na pagkakasya sa mga commercial break lamang. So, yan ang aking imumungkahe sa susunod ay mas malawak na oras o ibang mga paraan para mapag-usapan talaga ng may laman itong mga bagay na ito. Sir, thank you very much. Thank you, sir.